mga ganitong gagawin nyo, mag-allowance kayo dito para sa... Yan, kabayan, ayos na yung ginawa natin. Kapag gagawa kayo ng ganito, kabayan, tapos pipintuan nyo, bili muna kayo ng pinto bago kayo maglagay niyan. Magandang araw, bayan. Magandang araw sa inyo lahat. kumusta tayo lahat, kabayan? Kumusta? Yung mga video ko pala, kabayan, ng paggawa ng partition, hindi ganong detalyado kasi dati baguhan lang tayo ng vlog, hindi ko pa alam yung pasikot-sikot, kaya pasensya na ako kayo. Pero ngayon, nagawa ulit ako ng partition. I-share ko na sa inyo lahat kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano yung mga paraan para magawa niyo yung pag-assemble ng metal stone. kaya huwag niyong i-skip yung video na to kung gusto niyo matuto, kabayan, dahil ibibigay ko po sa inyo lahat mga idea. At siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ito at i-hit niyo yung notification bell para update kayo sa lahat ng mga video ko. Tara, kabayan, simulan natin, huwag na natin patagalin. Tara. Tara, kabayan. Samahan niyo ako maggawa tayo ng yung drywall dito. Ayan. And dito yung gypsum board ko. Anim na piraso. Tapos ito yung mga gamit natin, kabayan. Ihanda niya yung mga ganitong gamit para alam niyo yung anong gagamitin. Itong drill na may siya, may talim siya na 6mm. Hindi ako gumagamit ng pako, kabayan, ito yung ginagamit ko, yung roll plug at saka yung screw. Tapos ito yung rivet 3mm by 8mm. Tapos bunting riveter. Ito yung drill. Dito yung dito yung screw ng gypsum board 1 inch. Simulan natin, kabayan. Ito yung metal stone ko, kabayan. Para makita niyo metal stone. Ayan. Ayan siya. 3 inch yung Ayan, so bayan. Mayroon din ito 4 inch. Pero 3 inch lang yung ginamit ko. Kung gusto nyo gamitin yung 4 inch, okay. Ito na yung ilalagay natin sa pinto, kabayan, sa header niya. Ganito yung pag-cutting, tapos yung pag-rivet dito. Tapos yan ilalagay sa taas, kabayan, tingnan niyo, ilalagay ko. Ayan, kabayan, ayos na. Pag naglagay kayo nito, kailangan yung bali nung nasa taas para malinis. Para malinis sa baba. Lagay natin yan, kabayan. Ano, kabayan, ay ano yan? May guhit yan, mula doon. Hanggang doon. Para parehas yung parang guhit siya. Ganun gawin nyo. Guhitan nyo muna yung baba. Tsaka yung taas. Para tuwid.
Yeah, kabayan, ayos na yung ano natin, yung partition. Yan, ganun lang yung pag ano, kabayan. Dito sa baba. Ayan siya. Tapos ito yung pinto. Yung pinto na yan, kabayan, 80 cm yan. 80 cm. Pag nag-layout kayo, kabayan, nito, ay katulad nito, may wall naman, kaya wala na siyang, hindi ko na siya, inano, ginahintan. Kaya hindi na ako nag-layout. Ganito na lang. Kaya pinasok ko to, kabayan, para paglagay ng gypsum board, papantay siya sa dito sa wall na to. Ayan. Andun sa taas. Mababa. Ito, maraming nilagay kong screw. Ayan. Oh. Tapos pag naglagay kayo ng patayo nito, kabayan, ayan, tulad nito. Kailangan ito at saka ito, magkaharap sila. Ayan, magkaharap. Ito. Tapos dito, magkatalikod. Tapos dito naman, ayan, magkaharap sila. Ayan, dito. Yung pinto, pag ako naglalagay, kabayan, hindi ko muna yung pinipik sa taas para malalaro kung ano. Kasi ito, mga ganito, kailangan nasa hulog talaga ito. Kabayan. Ito, kabayan, sinukatan ko na yung pabalagbag niya. Mula doon sa baba, 60 yung nilagay ko. Ayan siya, 60. Dito 60. Yung makalimutan yung tawag niya, yung pag ganun. Kasi kabayan, lay natin ito sa hulog, yung isang ito. Tapos, i-fix na natin siya. Ayan, kabayan, pag nagsukat kayo nito, doon kayo sa baba kumuha para pare-parehas. Dito sa baba. Bawa yan, no? 36 lahat pataas, kabayan. Ganon din dito. Dito kayo kumuha sa baba. Ito. Ito dahil nasa labas, 33 lang. Ganito lang yung paggawa nito, kabayan, yung para sa jointing nyo mabuti. Doon yung sukat 33. Sukat muna kayo ng 2.5 cm. Yan. Tapos sukat ng kung anong sukat doon, yun ang sukat 33. 33. Tapos gawin mong 35. O 35.5, pwede rin. Buhitan mo ganun. Ito yung butulin mo. 35 yung butulin. Yan. Tingnan din mapurol. Tapos ganun, kabayan, yan, oh, tingnan nyo mabuti. Yan, ganyan. Yun. Tapos ito. Tapos putulin nyo ito. Yan. Kasi may nagano sa akin ito eh, paano daw yung mga dugtungan, paano gawin.
Ituturo ko sa inyo paano ito sa gawin. Yan. Tapos ayan kabayan, okay na. Gamit kayo ng plies. Ganun. Bend nyo to. Yan. Depende sa inyo kung saan nyo gusto bend. Pero mas maganda ganito. Yan. I-bend nyo. Yan. Okay na ba yan? Asukatin natin. Ayan o. 33. O, diba? Kaya yan, okay. Tapos, ito, papakita ko mamaya para ikabit. Sige, puputulin ko muna lahat. Tapos, ikabit natin. Ayan na kabayan, naputol ko na siya. Ito na. Naputol na natin lahat. Ayan. Ikabit na natin. Ito, may guhit dyan, kabayan. Ito. May guhit dyan. Ito, meron din para pantay-pantay. Imahin muna yun sa loob. Yan. Chef, may gara. Mugtara dito ka. Tapos ito kabayan, loob din to. Tapos ito kabayan, yung ginawa natin. Ganon siya oh. Pasok mo siyang ganon. Yan. Ito. Yan. Kasi babaw siya kasama sa ano siya pag ano rivet. Tapos kabayan, bago nyo i-fix itong last, check nyo muna yung hamba kung diretso o hindi. Okay, sige. Ayos na kabayan. Sige, gagawin ko lang lahat hanggang doon sa taas. Kabayan, ayos na yung ginawa natin. Kita nyo. Ganun lang yung paggawa, kabayan. Ayan. Ayan sa baba. Ayan sa baba, okay na rin. Tapos ito. Tita mo yung mga iskro. Diyan sa atin sa Pilipinas, pwede nyo itong gamitin pako, kabayan. Kung walang iskro. Ayan. Tapos yung pinto natin, ay yung lapad 80, tapos yung taas niya 210. Ayan. Okay na yung kabayan, pagtakip na lang. Okay na siya. Ganun lang yung pag ganun kabayan. Pag mga ganitong gagawin nyo, mag-allowance kayo dito para sa gypsum board. Para pag nagtakip kayo ng gypsum board, ano pa rin siya dito, pantay. Ngayon, yung paglagay nitong batayo, kabayan, maraming choice to eh. Pwede nyong gawin na 40, pwede rin 30, pwede rin 60. Yan, kung nagtitipid kayo, 60. Pero kailangan, kahit mag 60 kayo o mag 40, magmula dito hanggang dito,
tatama yung hard reflex nyo o gypsum sa sentro nito. Kaya sumukat yan ng 120 magmula doon sa gilid. Mula doon sa gilid, 120. Sentro yun na metal stud. Tapos magmula naman sa baba, hanggang doon sa taas, sukat kayo ng 240. Lagay nyo sa sentro ng 240 yung paring na yun. Kapag gagawa kayo ng ganito, kabayan, tapos pipintuan nyo. Bili muna kayo ng pinto bago kayo maglagay nyan. Kasi yung pinto na plastic o kaya yung kahit anong pinto gusto nyo, yung meron ngayong mga pinto ng fiberglass, plastic, ilalagay mo muna bago nyo lagyan ng metal stud para diretso yung ano. Kasi pag inuna nyo metal stud, hindi nyo alam yung sukat ng pinto, yung hamba niya ay maano. Dapat bumili muna kayo ng pinto bago kayo maglagay nito. Dito kabayan, walang problema, ka-gypsum board yung ilagay ko kasi hindi nga umuulan dito eh. Doon sa atin, ano ko sa inyo, hard reflex yung ilagay nyo sa mga drywall na gagawin nyo para maganda. Pag gumawa kayo kabayan ng partition na hindi nakadepende sa kanto ng wall na yan, ganyan. I-layout nyo muna siya. Hulugan nyo, hulugan dito, tapos hulugan dito. Tapos pitikan sa baba, pitikan sa taas para tuwid na tuwid yung gagawin nyo. Huwag kayong maglalagay ng basta-basta. Kailangan layout muna bago kayo maglagay. Tapos pag nag-umpisa kayo, yan ang uunahin nyo. Yung baba, yan, pataas, yun, nakaikot na yan. Yun ang uunahin yung gagawin. Para lagay na lang ng lagay ng ano. Mga ano na yan. Sige kabayan, yun lang. Sana nasundan nyo yung mga sinabi ko at saka yung mga nakita nyo.